screw! Tinamaan ako! Susundan niya ng kaliwa! Kailangan itaas ko ng guard ko! Ano pa hinihintay mo? Yung guard mo! Ano yan? Anong nangyari doon? Sharipo! Sharipo! Ang bangis! Sparring lang, nakapagpabagsak siya. Grabe talaga. Pero parang kakaiba yung kinilos ni Makunouchi. May ginawa ba si Sir Tate? Nahuli mo siya dun, Tate. Mukhang tagong pa yung eksperimento. Oh, pero para meron pa ako kailangan tingnan. Para sa test run, siguro naman ayos na ang resulta. Naawala ko dun kay Makunouchi kasi siya naging kinipig natin. Nakatayo pa, oh! Teka! Hindi pa naman tapos yung bilang na sampo, di ba? Ay, Sharipo! Grabing kaliwa yun. Kung hindi ako naka-headgear, hindi na ako nakatayo. Nakita ko namang kaliwa yung sundok, pero... parang sa akin lang huminto ang oras. Hindi. Kailangan kalmado mag-isip. Imposible may sundok na nakakahinto ng oras. Merong nangyari sa akin kaya hindi ako nakagalaw. Anong ginawa mo doon, Mr. Tate? Kung maaari po, ituloy po natin! Pero Makunouchi, sandali lang iho. Kung yung magusto mo eh, total medyo bitin pa naman ako. Sige, tuloy natin! Hoy, Tate! Bihirang makaharap ang isang champion. Sayang naman ang pagkakataon kung matatapos ka agad ang laban. Sige, tuloy na! Hindi importante kung panalo-talo. Pumunta ako rito para matutok. Malakas-lakas pa rin siya. Patay! Corkscrew! Ito yung suntok. Ganito rin kanina. Saan ba ako tinamaan kanina? Ang pupuntaan itong swing niya hindi sa mukha, sa katawan! Okay, ready! Hindi! Hindi sa katawan! Ang tinitira niya! Puso! Hindi ako makagalaw! Ganito pala yun. Kung tamaan ka sa puso, hindi mo magagalaw ang katawan mo. Sharipo! Hanap talaga si Sir Tate, oh. Galing! Ang heartbreak shot. Ha? Huh? Narinig ko na yan. Pag bumuon sa puso yung suntok mo, panandali ang ihinto yun. Mahihirapan ka na makakilos at babagsak ka. Mahihinto yung pagtibok ng puso? Grabe naman delikado yung suntok na yan. Sa lahat ng mga pinpoint blows, isa yan sa napakahirap na suntok. Kailangan perfect ang bilis, lakas tsaka angulo. Kahit isa lang doon ang mali, hindi siya magiging epektibo. Nagawa lang ni Tate yun dahil sa ganda ng control niya. Parang nakukuha ko kung paano. Ang kulang na lang. Sharipo! Kaya mo pa ba lumaban? Nakita mo ba, Yamada? Grabing suntok yun! Nakaya niyang gamitin yung corkscrew blow niya para masapul diretso sa puso ko. Kaya ako hindi nakagalaw agad. Sobrang galing niya! Pag-usapan na laban, 3 rounds, hindi ba? Opo! Tumunog din, Bell! Maraming salamat po, sir! Salamat po! Marami po ako natutunan! Tawagin niyo lang po ako uli! Aalis na po kami! Ba't ganun? 6 na beses siyang bumagsak. Ang saya-saya pa rin niya umuwi. Hindi ba dapat inis na yun?
Eh, nung dumating yan, takot na takot yung itsura. Nalaman niya kung gaano kalaki yung 10 years of experience. Wala naman siyang clean hit kahit isa. Eto namang si Sir Tate, ang sama rin. Nakakapanibago kayo. Kahit yung suntok na hindi pa namin nakikita, ginamit mo sa kanya. May kasabihang, ang nakausli na pa ako, pinupukpok. Bakit? Noong nag-debut sa pro baseball si Shigeo Nakajima, di ba apat na beses siya nag-strikeout kay Kaneda? Naalala niyo ba yung sinabi ni Kaneda? Ha? Huh? Sobra naman yata kung ikukumpara ko si Makunouchi kay Nakajima. Akala ko kung ano na isasabihin niyo. Hindi kumangat ang kamay ko. Paano kung hugasan ang mukha ko? Pero talagang bigay todo kung sumuntok yung si Makunouchi. Number 10 sa Japan Featherweight Rankings. Number 10. Anim na knockdown sa tatlong round. Kung totoong laban yun, knockout na ako sa first round. Napakagaling talaga ng champion na yun. Oo. Bakit naging rookie champion ako, lumaki ng konti kasi ulo ko. Naturuan tuloy ako ng leksyon. Sorry po? Kaya pala parang kumikirot kanina pa. Mukhang malalim yung sugat sa loob ng bunganga ko. Okay lang po ba kayo, Sir Ipo? Okay lang, sanay na kasi ako sa ganito eh. Sir Ipo, ang galing-galing niya talaga. Huh? Sir Ipo, kasi madalas ako mapagtripan. Madalas kami lumipat, kaya palipat-lipat rin ako ng eskwela. Tapos ganito pa ako. Kahit saan ako mapunta, pinagtitripan ako. Saka ginagawang utos-utosan. Una kong nakita yung laban niyo sa TV, bilib na bilib ako sa inyo. Kahit ilang beses kayo bumagsak, tayo pa rin kayo ng tayo. Tapos nakakalaban pa kayo. Hindi naman. Naisip ko. Sana ganun din ako kalakas kung lumaban. Gusto kong maging kasilakas yung saripo. Pero nung napanood ko yung laban nila Sir Aoki, tapos napanood ko ngayon yung sparring mo, naduwag ako. Masyado nakakatakot. Sabi ko na nga ba, hindi posible na maging tulad ko kayo eh. Malakas kasi kayo, saripo. Hindi nyo naiintindihan itong pakiramdam ko. Balibasa kasi, hindi mo dinanas sa maging utos-utosan. Alam mo ba yung pakiramdam na masabihan ang amoy bulate ka? Oo. Araw-araw sinasabihan kang amoy bulate ka. Sisipain ka na isang beses. Kung sasagot ka naman, sasampalin ka naman ng tatlong beses. Kahit anong mangyari, pagtitripan ka. Mula elementary hanggang third year high school. Siyam na taon? Meron ba talaga napagtripan ng ganun kahaba panahon? Pero, teka, hanggang third year high school lang? Bakit nagbago mula nun? Ano nangyari? May nahanap siyang gusto niya. Simula nun, yun na ang ginagawa niya. Parang naumaling na siya dun sa gawain yun. Wala na siyang pakialam sa iniisip ng iba. Tapos nung napansin niya, nag-iba na yung mga tao sa paligid niya. Hindi na siya pinagtitripan ng iba? Talaga? Oo. Ano ba yung nagustuhan niyang gawin? Boxing! Imposible! Ibig niyo sabihin? Hindi nga rin ako makapaniwala sa nangyari. Paano nangyari yun? Si Sir Ipo? Si Ipo Makunouchi na may dynamite punch, may tumatawag sa kanya na amoy bulate? Alam lahat yun ni Mr. Takamura. Sabi mo, fan kita. Nawalan ka na siguro ng gana mag-cheer para sa akin, no? Oo. Hindi ko ilogolo. Inisip ko parati. Matibay kayo at malakas mula pa sa opisyal ang karir niyo. Good luck po. Tuloy-tuloy ako mag-cheer sa inyo. Salamat. Ikaw ang idol na lahat na pinagtitripan sa buong bansa. Natutuwa ba ako o malulungkot? Sige po, uuwi na po ako. Yamada! Po? Pagbutiin mong pagbo-boxing, ha? Opo! Sir Ipo na talaga dating ko ngayon.
Sabi ni Yamada, malakas daw ako. Pero hindi ko pa alam kung ano talaga yung tunay na malakas. Si Mr. Tate, siguradong alam niya. Ang layo namin parang langit at lupa. Susunod yung magkaharap kami. Dapat mabuwasan yung agwat namin. Kailangan. Hello! Oh! Balita ako. Grabe yung nangyari sa iyo kahapon, ha? Sinabihan ba kayo ni Yamada? Si Sir Takumura nagsabi. Ha? Oo, kinuwento niya lahat. 10 pesos ka ba namang bumagsak sa unang round? Pinarga ka pa hanggang sa inyo kasi nawalan ka ng malay. Ha? Binalitaan ako ni Takamura. Ha? Hindi ko naman talaga inakalang kaya mo nang makipagsabayan. At least may natutunan ka. Opo, talagang may natutunan po ako. Ano ka mo? Kapusap na nalito si Ipo. Lalo ko pa naman ako muna ang kakausap sa kanya. Para pareho storya namin. Hindi naman niya siguro bibisto niyo ginawa ko kahapon. Boss! Oh, Takamura! Kawawa ka naman, pinasama ka pa rito kay Ipo. Mukhang hindi ako binisto, ha. Marunong na rin itong batang to, ha. Okay lang. Talaga pinagbutihan rin itong bata, kaso masyadong magaling yung kalaban. Sayang! Tinigla mo ako doon, ha! Ikaw talaga matanda ka! O ano, kamusta yung naging date mo? Sumbong ngayon kang bata ka! Tama na, robot na, Takamura! Tanda mo ito, Ipo! Tanda mo yan! Tayo mo ito! Bastard na naman yan. Kasi kung hindi, panikwento pa yan eh. Oo nga pala, Ipo! Nabasa mo na ba ito? Ano? Bibitiwan niya yung title? Hindi na siya magiging champion yan! Bakit naman niya gagawin yun? Dedefend niya ng 2 o 3 beses tapos bibitiwan niya para lumaban sa world title. Patatasin niya yung world ranking niya, tsaka siya babalik dun. Ang swerte mo, kung ituloy-tuloy mo yung pag-akit mo, eksakto namang mawawala yung champion. Mas madali mo makukuha yung championship belt. Hindi pwede yun! Ha? Hindi ko makakalaban si Mr. Tate! Hindi pwede kung hindi siya mismo. Bakit gusto mo si Mr. Tate ang makalaban mo? Nakarami na siya sa'yo kahapon, ah! Wala yun sa panalo o sa talo. Hindi yun ang importante. Ha? Kahit sabihin mo yun, kailangan mas mataas yung ranking mo. Sayang. Nakahanap pa naman ako ng bagong misyon. Saan si Mr. Kawagawa? Huh? Lumabas lang sandali, nahabol si Takamura. Huh? Lokong yun. Mabilis lang tumakbo kapag hinahabol ko na. Bossing! Pagkatawag lang kayo ni Mr. Dakaday. Ano raw? Naghahanap na naman ng kasparing. Hindi po. Nag-aalok po ng laban para kay Ipo. Sinong kalaban? Kay Go Okita, number 5 barango. Kilala ko siya. Katabi siya kahapon ni Mr. Tate. Siya yung rookie champion ng 1 taon. Number 5 siya. Kung manalo ako sa kanya. Ano gagawin natin? Manong! Gusto kong lumaban! Gusto kong makalaban yung number 5! Pero malakas na kalaban yun! Kulang ang oras para sa preparasyon! Ano? Tignan mo dito, hindi nakasulat sa semifinal match kung sino ang kalaban niyo kita. Yung kasi nakaschedule na mga kalaban niya Pilipino, biglang hindi pwede makarating. Sa isang buwan na itong laban na ito, masyado naman biglaan ang laban na yan. Ang ikli lang ng preparasyon na yun. Bata, anong timbang mo ngayon? 126 pounds po. Okay. Yagi, sige, tanggapin mo yung alok nila. Ganun kadali nyo lang tatanggapin yun? Yung mas mataas na ranking ang nag-aalok ng laban, bihira kang makatikim ng ganong kasarap na alok. Tatanggihan mo? Tapos na ang usapan. Ano pang hinihintay mo? Mag-road work ka na. Opo! Tumakbo na rin kayo! Opo! Kakayanin po ba talaga sa isang buwan na maibalik yung kondisyon ni Ipo? Parang imposible, ah. Huwag ka mag-alala. Sa 3 buwan na hindi niya nagamit yung kanang kamao niya, takbo siya ng takbo. Hindi siya nagpabayani minsan. Nasa kondisyon siya palagi para umakit sa ring. Pero malakas yun si Okita. Kumatalo yung bata.
Sa batang yan, hindi masyadong importante kung manalo o matalo. Mas mabigat kung mawala yung ambisyon niya. Lagi mabigla yung gana sa mata niya mula nung nakasparing niya si Tate. Siguradong nakatanim na sa ulo niya yung laban nila ni Tate. Kasama na sa akbang ngayon yung makalaban niya muna si Okita. Hindi mahalaga kung maraming oras para magprepara o wala. Tandaan mo, pasali na ang bata sa mga boxers na nakaka-influensya sa takbo ng mga matchups. Okita! Ano po yun? Makakasagot lang ni Mr. Kamagawa. Okay raw, tuloy ang laban. Ganun po ba? Sir Tate. So bakit? Tuloy mo. Okay po ba? Kumpak ng swing mo. Hindi ka ba sa malalapit ako ganyan? Pero hindi hihinto dyan si Makunochi. Bakit ba siyang pinili mo? Nung napanood ko kayo mag-sparring, naisip ko ako naman ang susubok kung hanggang saan siya. Alam ko may iba kang balak. Alam kong hindi mo basta pinili siya dahil lang sa ipinakita niya sa maikli naming sparring session. Basta, may nakita ako sa sparring ninyo. Kung anuman po yun, akin na lang po yun. Bahala ka na nga. Pasikre-sikreto ka pa. Tuloy mo! Huh? Alam niyo, hindi ako natatakot sa lakas niya. Pero malaki ang agwat niyo sa lakas. Kung ganito-ganito ko, uubra kaya siya. Mananalo ko. Sigurado. Mag-uumpisa na po ang 10-rounder semifinal match sa Featherweight Division. Sa palagay ko talaga, kulang yung isang buwan na preparasyon. Ang ganda sana kondisyon niya kung nakaspar natin. Hindi naman yun ang inaalala niya. Ha? Kasi kapag nanalo si Ipo, makakahabol na kagad siya sa inyo. Number 5 siya okay. Number 4 si Kimura. Pantay na kayo kagad. Konti na lang, uunahan na kayo. Ano ba pakiramdam na maunahan ng junior trainee mo? Huling-huling nararamdaman namin. Sige, Ipo! Huh? Patulugin mo yan, number 5! Kaya-kaya mo yan! Pati sa'yo yan! Aray ko, ano yun? Saan galing yun? Makinig ka, huwag kang papadala sa experience niya. May mga gagawin niyang mga simpleng panggugulang. Huwag mong kalimutan yung sarili mong laban. Opo! Hindi ako pwedeng matalo. Pag bumaba ang ranking ko, mawawalan ako ng pag-aasa makalaban si Mr. Tate. Champion, kamusta ba yung si Okita? Magaling naman sense niya. Inukopya niya talaga lahat ng mga galaw mo. Ang magaling sa kanya, talagang kopyang-kopya kanya. Kulang lang siguro, mahina yung power niya kumpara sa'yo. O ba tahinig ka dyan? Hindi pwedeng ismulin si Okita. Magpapakita yan ng magandang laban. Coaches, out! Bakit noon? Kinamit niya yung suntok niya, sinisikreto niya. Kahit sa aming mga kasama niya sa gym. Mas may pakinabang pa sa kanya itong si Makunochi kaysa sa amin. Idol ko si Sir Tate, kaya ako pumasok sa Nakatay Gym. Kaya rin ako umabot sa ranking na number 5. Hindi ko matatanggap na kahit ngayon, wala akong pakinabang sa kanya. Hindi ko matatanggap yun. Hindi pwede. Pag nanalo ako dito, number 5 ako. Magkakaroon ako ng pagkakataong makalaban ng champion. Tapos o menyas ang referee, nagpaulan na ng jabang dalawa para mga reventador na nagsiputukan. Kailangan ako magdikta ng pace ng laban. Hindi pwedeng siya magdikta ng pace. Kailangan ako. Agawan sa pacing. Importante kung sino unang makakatama na solid. Kalaban niya si Makunochi, pero harap-harapan siya lumaban ng malapitan. Sa katawan, hindi na pwede mauna. Nagpa
alas na naman si Makolochi ng pagkalakas saka sa suntok. Ayos! Sa pinagpace ng laban, paulanan mo na suntok! Hindi kasi lakas ni Sendo mga suntok niya. Kahit tamahan ako ng 2 o 3 beses, okay lang! Ikaw nga, Tars! Si Ukita! Nagpatalsik sa guard ng kalaban niya! Napakalakas ng right straight ni Ukita! Yung suntok na yun! Pareho sa suntok ni Mr. Tate! Corkscrew!